Hi guys! Welcome back sa my YouTube channel. And for today's vlog, nandito ako sa school. Yes, at nandito ako sa tapat ng classroom ko. Dahil for today, magsusort po ako ng mga modules. Tara, pasok tayo! Ayan. So, ala, pasok tayo, pasok. Kasi natin yung ilaw. So, welcome to my classroom. Ayan po ang aking classroom. Ayan. So, oops! Hindi ko pala ito nahuhula. So, shout out doon sa mga estudyante ko na hindi naglinis nung March, ha? Joke lang. Ito po, sa ibaba, ayan na yung mga modules. So, malapit na yung pasukan. October 5 na. Kaya kailangan na naming i-ready yung mga modules ng mga bata. So, ito sila. So, samahan nyo ako na i-sort ito ngayong araw. Okay, para simulan natin yung pagsasort ng ating modules. Kailangan natin yung gumamit ito. Siyempre, safety first muna para hindi tayo makakuha ng germs at the same time, hindi tayo makapagpasa ng germs. Safety first muna. Gamit tayo ng plastic gloves. Tara! Let's start! So this time, ilalagay naman natin sila sa kanilang envelope. So, ito. So, bawat bata, bawat estudyante ko, bawat estudyante namin dito sa school is merong envelope. So, dito natin ilalagay yung kanilang mga modules. Envelope yung mga modules ng aking mga estudyante. So, kala nyo, tapos na, di ba? So, ang gagawin naman natin ngayon, pagkatapos kung mailagay lahat ng modules sa kanilang envelope, this time, isasort naman natin sila sa mga station na napili na, isasort naman natin sila sa mga station na napagkasunduan. Tapos na. Assort ko na sila. Nakakapagod. Pawisan na ako. So, nasort na po natin yung ating mga modules. Bawat envelope sa bawat station. Kasi, pinapili po natin yung mga magulang kung saan yung preferred station nila. Nakakapagod. Gutom na ako. Napagod tayo. Tapos na natin. Tara, kain tayo. So, bukod po sa mga self-learning modules na matatanggap ng mga bata sa October 5, meron din po tayong tinatawag na weekly home learning plan. So, before po, nung under po tayo ng face-to-face learning, meron po tayong tinatawag na daily lesson plan. So, yun po ay hinahanda namin mga teachers every day. So, but this time, we will implement po ang paggawa ng, o ang pagkakaroon ng weekly home learning plan. Dahil po tayo ngayon ay nasa distance and blended modalities. So, ano po ba ang dapat nating daan sa weekly home learning plan na ito? So, ito po ay ihahanda ng mga guro para pare-pareho po tayong guided. Ang teacher, ang parents, syempre ang mga bata. Kailangan maintindihan nating mabuti, lalo-lalo na po yung mga parents natin dahil sila po yung magiging co-supervisors po natin sa pagtuturo
sa ating mga anak. So, kailangan po natin maunawaan itong pinatawag natin weekly home learning plan. So, isa-isahin po natin. Yung halimbawa ng weekly home learning plan. So, sa taas po, makikita natin yung grade level, yung week, and yung quarter, at yung inclusive dates. So, ito po yung mahalagang bahagi ng weekly home learning plan. Date and time, learning area, learning competency, learning task, and mode of delivery. So, dito po sa date and time, ito po ay nakabase sa aming class program for the school year 2020-2021. So, dito po natin makikita yung oras at araw ng pag-aaral ng ating mga anak. So, bago po magsimula yung ating mga anak, meron lang po sila mga simple routine na kailangan gawin sa umaga. So, ito po yung mga halimbawa, wake up, give thanks to the Lord for the new life, do a short morning exercise routine, eat your breakfast, take a shower and brush your teeth, get dressed and groomed, and get ready for an awesome day. So, ayan. So, bago po magsimula ang mga bata, kailangan maisagawa nila yan. Naman po ganahan sila sa kanilang pag-aaral. And then, pag na-accomplish na po, kapag naisagawa na po nila itong simple morning routine na ito, magpo-proceed na po sila sa kanilang first schedule or first class. So, sa amin po, ang standard time ay 8 o'clock. So, kapag alas 8 na ng umaga, mag-start na ang mga bata na mag-aral. So, dito po sa learning area na part, makikita po natin yung subject. Let's say, ang una pong subject niya ay ang English sa umaga. So, yan po yung una niyong makikita dyan. Sa learning competency naman po, dito naman po nakasaad yung objective or yung lesson na kailangan ma-master ng mga bata na nakabase po sa MELC or Most Essential Learning Competencies. And then, ito naman pong learning task, dito po sa learning task, nandito naman po pinaka-importanting bagay na dapat ma-accomplish ng mga bata within the day. So, dito po nakasaad yung kanilang mga activities na matatagpuan nila sa kanilang self-learning modules. So, kailangan basahin pong mabuti ang mga instruction para maging tama po ang kanilang gagawin. Ayan. So, naka-align po ito sa kanilang self-learning modules na naka-indicate din po yung mga pages or yung pahina. Mode of delivery naman po, ito naman po yung modality na isasagawa sa aming paaralan. So, sa amin po ay blended distance learning. So, combination po ito ng modular and online learning. At nakasaad din po dito sa mode of delivery yung submission of outputs ng mga bata. Yan. So, kapag na-accomplish na po ng bata yung kanyang learning tasks sa English, pwede na po siya mag-proceed sa susunod niyang subject. Titingnan niya lang po ulit yung kanyang next schedule. So, yung English po ay merong 50 minutes. So, from 8 o'clock to 8:50. Then, after po niya, nagpo-proceed na po siya sa susunod niyang subject, which is ang Filipino. So, from 8:50 to 9:40 ng umaga, ang pag-aaralan naman po ng mga bata ay ang Filipino. So, nakasaad po ulit dito yung kanilang learning competency o yung kanilang kailangang matutunan. At dito po nakasaad yung kanyang learning task o yung activities na kailangan niyang ma-accomplish. At syempre, yung pinaka-iintay ng mga bata. Ayan. So, meron din naman silang recess. So, bibigyan po sila ng 20 minutes break para po makapagpahinga ang mga bata, makapagmerienda. At pagkatapos po nila mag-recess, magpo-proceed po ulit sila sa kanilang next subject. Ayan. So, i-check lang po nyo palagi yung weekly home learning plan para guided po kayo sa mga activities na kailangan ma-accomplish within the day. So, sana po nakatulong tong video na to para po
magkaroon po kayo ng idea, maging aware po tayo sa mga dapat natin gawin kapag nagsimula na po ang pasukan. So, sana po sa mga magulang, sa mga bata, ingatan po natin yung mga modules natin. So, ingatan po natin na masira, mabasa, ayan. So, konti ingat lang po sa paggamit. Siyempre, lagi nyo pong i-check yung ating weekly home learning plan na kasama po na ipamimigay sa inyo. Siyempre po, kapag kukunin na po natin yung ating mga modules sa ating po mga station, kailangan po sumunod tayo sa health protocols. Huwag po natin kalimutan magsuot ng face mask, face shield. Siyempre po, magdala rin po tayo ng sarili nating ball pen. So, hanggang sa susunod na vlog! Bye!